pinagkumpara? Pinagkumpara yung picture. Ano, anong assessment mo? Di ba si Andrea nakaganoon? Hmm. Di siyempre mayroon siyang ano? May dibdib eh. May dibdib siya. Oh, may dibdib yung may dibdib siya. Tapos si Katrin naman, flat. Yung nakalagay doon, flat. O, ano ang sabi ng mga bashers? Ay, siyempre, mas maraming umano doon kay Andrea. Bumuto kay Andrea kasi, di ba? Wala talagang binatbat si Katrin. 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 Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Alam nyo mga kachika, dismayado ako dito sa napanood kong latest vlog ni Nanay Christy Permin at kanyang mga kasama. Kasi ba naman pinaglalait nila etong si Katrin Bernardo at ikinumpara pa nila mga kachika kay Andrea Brillantes. Ako sa totoo lang naaawa ako kay Katrin Kasi mga kachika, sa gitna na itong nangyayaring issue sa kanila ni Daniel, siya pa ngayon yung ikinukumpara at nagmumukhang masama. Ngang tanong bakit? Bakit siya pinagtutulong-tulungan mga kachika? Panoorin nyo itong video na ito. Alam mo, mayroon lang kayong nakita ba sa picture na si Andrea at saka si Katrin Bernardo? Pinagkumpara yung ano, picture. Ano ang assessment mo? Di ba si Andrea nakaganoon? Hmm. Di siyempre mayroon siyang ano? May dibdib eh. May dibdib siya. May dibdib yung bata. May dibdib siya. Tapos si Katrin naman, flat. Yung nakalagay doon, flat. O, ano ang sabi ng mga bashers? Ay, siyempre, mas maraming umano doon kay Andrea. Hmm. Bumuto kay Andrea kasi, di ba? Tapos yung lips niya na nakapout pa ng ganoon, di ba? Yung makapal. Angelina Jolie. Oo, si Katrin naman daw, yung flat yung lips niya ganoon. Tapos, bawo lalo na doon si skin. Pinaganoan nila si skin na dry daw si Katrin. Tapos yung skin umabot daw na. Umabot na ganoon. Nagiging personal na Pero postura, talagang may ilalaban yung Andrea. Ay, Wala talagang binatbat si Katrin. Tanggapin natin ang katotohanan. Wala talagang binatbat si Katrin. Wala talagang binatbat si Katrin. Wala talagang binatbat si Katrin. Ngayon, sa tingin nyo mga kachika, tama ba na ikumpara nyo physically si Katrin kay Andrea? Ano naman kung flat-chested si Katrin? Ano naman kung flat lang yung kanyang lips? Ano naman kung hindi siya kasing hot ni Andrea? At ano naman kung ngayon pa lamang siya nagsisimula magpa-sexy? Pwede na bang maging dahilan yon para iwan ni Daniel si Katrin at mas piliin etong si Andrea? Dahil ba mas physically hot at sexy siya? Di ba mga kachika? Malaki ang respeto ko dito kay Madam Christy Permin bilang isang kolumnista at showbiz reporter. Pero sana naman, wag dumating doon sa punto na parang pumapabor ka pa doon sa nang agrabyado. Paglakad, pagrampa, lalong wala. Di ba? Model-model. Model-model talaga si Andrea. Hindi siya po pwedeng mapintasan sa ganon. Totoo. Yung pagpo-post, parang sabi nga niya, bata pa lang siya, mahilig na talaga siya mag-aano sa salamin. At napakinabangan niya ngayon. Si Katrin, ngayon lang naman siya nag-aayos ng bonggang ngayon lang. Nung naghiwalay na lang sila. Correct. Di ba? Nagbago yung kanyang anyo. Correct. Di ba naman? Kung ikaw di ba si Katrin nakikita mo madalas? Hmm. Si Blight nakikita mo rin ba? Nakikita ko rin. Sinong gusto mo sa kanila? Magpakatotoo tayo. Hindi kasi nung una kong nakita si Katrin, kasi parang, di ba nung una, nung sila pang dalawa ni Daniel Padilla, parang sabihin ko, parang hindi ba nagbibihis? Yung parang ganon. Hindi nagbibihis? Hindi. Ibig sabihin yung mga bihis niya kasi, yung parang pare-pareho lang. Hindi, pang nanay o pang ganon. Manang. Pang manang o pang manang. Sobra naman. Siya si Tita Min? Pangmanang kasi hindi, pangmanang kasi yung mga damit niya, yung parang ibig sabihin siya conservative, lumang tao siya. Kaya nga minsan naiisip ko mga kachike, kaya ba lately todo pa sexy itong si Katrin? Kaya ba lately nagpapakita siya ng more skin sa kanyang mga photoshoot, mga pictorial? Dahil ba nakikipag-compete siya dito kay Andrea Brillantes? Dahil ba yung mga netizen, yung mga fans ni Andrea,
eh ikinukumpara siya dito, kaya ayaw niya rin magpatalo. Kay Katrina nga mismo nang galing, di ba mga kachika? Sa bibig niya mismo nang galing na gusto niya maging malaya, gusto niyang i-express, gusto niyang gawin yung talagang gusto niya. Yung walang pumipigil sa kanya, yung wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kaya nga siguro niya iniwan si Daniel Padilla eh. Kasi sa isip-isip niya, hindi niya pwedeng sundin yung sinasabi ng ibang tao. Perke gusto ng mga tao yung Katniel na tambalan, eh titiisin niya itong pag-uugali ni Daniel Padilla. Kaya sigurong ginawa niya eh, nakipaghiwalay siya kay Daniel. Hindi niya inisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao, kung ano ang sasabihin ng ABS-CBN management sa mga nakapilang project sa kanila na mawawala. Basta ang kanya lang, eh dun siya sa komportable siya. Aanhin niya nga naman eh yung mga sinasabi ng ibang tao kung siya naman sa sarili niya eh hindi masaya. Ngayon mula kay Christy Permain na alam niyo yun sobrang negative, eh tumalo naman tayo sa isa pang kolumnista at showbiz reporter na si Lolit Solis. Kasi mga kachika, napuna ko, nagustuhan ko yung sinabi niya tungkol sa hiwalayan neto ni Katrin at ni Daniel Padilla. Eto ha, babasahin ko sa inyo. Salve, palagay mo ba magiging sila Katrin Bernardo at Daniel Padilla pa rin uli? Kasi nga parang itong last na paghihiwalay nila seryoso na at hindi na iyon parang lambingan lang. Mukha pang ang iba na rin ang path na gusto tahakin ni Katrin dahil iba na ang mga photos niya na lumalabas. Talaga nga siguro gusto na kumawala ni Katrin sa lab team kaya ganun. Pero kung ako tatanungin mo Salve at Georgie, pareho naman kaya nila ang tumayong mag-isa. Pwede silang itambal sa iba at maging tagumpay. Dapat nga hindi na masyadong ibenta ang lab team dahil parang iba na rin naman ang taste ng manonood. Tsaka mas matibay pag solo ka dahil pwede ka sa lahat. By now, mukhang ganoon na ang takbo ng karir nila. Kaya naman wish ng mga fans nila maging matagumpay pa rin sila. Pwede naman behind the camera kayo, pero pag sa mga lakad na para sa promo ng ginagawang project, solo-solo mas bongga. 'Di ba mga kachika? 'Di ba parang napaka-positive nung sinabi ni Manay Nolit Solis, imbis na ikumpara niya si Katrin dito kay Andrea Brillantes, eh mas masaya pa siya dito sa career path na tinatahak ng dalaga. Kumbaga, masaya siya sa pagbabago na ginagawa ni Katrin. Eh ano nga naman kung wala si Daniel Padilla? Hindi naman katapusan ang mundo ni Katrin, di ba? Kumbaga, tuloy pa rin yung kanyang karir, tuloy pa rin yung kanyang mga pelikula, serye at kung ano ba ba mga gagawin niya. At mga kachika, hindi niya na kailangang umasa pa sa lab team para sumikat. Kaya ako mga kachika, personally, ang masasabi ko lang ay talagang hindi deserve ni Katrin si Daniel. Para sa akin ha, eh kaya naman tumayo ni Katrin sa sarili niyang mga paa, lalo na at sikat na naman siya bago niya pa naging ka-lab team si Daniel Padilla. Feeling ko ang dapat nga kabahan dito eh si Daniel Padilla mga kachike. San kaya siya pupulutin ngayon na wala na sa tabi niya si Katrin Bernardo? O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at ilagay din ninyo ang inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.